aming pupunghayan ang magandang balita na ating pong pagsasalusaluhan sa gabi nito. Ito po ay hahamuin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanatay simula sa talatang 35 hanggang 43. Luke chapter 23 verses 35 to 43. Luke chapter 23 verses 35 to 43. Nabuklat na po. Ang ito'y nagbubuklat pa lang. At ganito po ang nasaad sa wikang Ingles. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, "He saved others, let him save himself. If he is the Christ of God, the chosen one." The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, "If you are the king of the Jews, save yourself." There was a written notice above him, which read, "This is the king of the Jews." One of the criminals who hung there hurled insults at him, "Aren't you the Christ? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God?" he said, "since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus answered him, "I tell you the truth, today you will be with me in paradise." Purihin natin ang malakas ang Panginoon. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anina, iniligtas niya ang iba. Iniligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hiniram ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na anak. Sinabi nila, "Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, ili." At nakasulat sa ulo na niya sa wikang Grego, Latin at Hebreo, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabiting at sinabi, at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya na kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinag-uusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y pausahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para po sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Ating palapakan ulit mga Panginoon ng lahat. Sa napakagandang presensya ng ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. At isang pinagpalang gabi naman po sa lahat ng sumusubaybay sa broadcast, sa Preaching the Living Word of the Lord.
tayo po ngayon ay live na nagbo-broadcast dito po sa Pinagpalam Our Lady of Lords Chapel, GHQ Barangay Katuparan, Taguig City. Dito po ginaganap tuwing araw ng Lunes ang gawain ni Yahweh El Shaddai, alas 6 hanggang alas 8:30 ng gabi. At kung saan po sino man sa aming mga lingkod ng Diyos ay humahayo at naghahayag ng mabuting balita upang ang kabutihan niya ay maibigay sa bawat isa. Hindi lamang dito sa pinupuntahan namin mga hayo, kundi kayo mga nanonood dito sa program ng Preaching the Living Word of the Lord. Higit po kayong pagpapalangin ni Yahweh El Shaddai. Amen. So ngayon gabi, ang ating pong papanakayin ay pamamagatan ko po the promises of Christ the King. Ang mga pangako ng Kristong Hari. Sabihin niyo sa kita, promises. Promises. Mga pangako. Sabihin niyo, mga pangako. At bilang panimula ng ating pamilinay, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, sa kalendaryo ng ating simbahan, nagwawakas yan sa kapistahan ng Kristong Hari. Ito po ay hudyat ng pamamaalam ng lumang taon ng liturhikong kalendaryo at magsisimula uli sa panibagong taon ng liturhikong kalendaryo ng ating banal na simbahang Katolika. Yung hindi umeme para sa Kristong Hari, Sumihin natin si Yahweh El Shaddai. And speaking of solemnity of Christ that he reached the end of liturgical calendar year, ang ating simbahan ay magtatapos ng tinatawag na taon ng kabataan. Kaya may magagawa na namang konsyerto bilang pagtatapos ng taon ng mga kabataan. Amen! At sa susunod na linggo, magsisimula ulit sa panibagong taon ng kalendaryo ng ating simbahan. At yun ay ang pagsisimula ng panahon ng Adviento. Amen? Amen. At malamang sa Diocesan Assembly maghahanda ang bawat isa, sapagkat sa Lunes araw ng Diocesan natin, kaya wala muna tayong prayer meeting dito sa taong ito. Ito'y upang pigmentaan ang Diocesan Assembly. Kung hindi po nagkamali, kung pa rin bata sa Santo Niño Parish. Amen? At speaking of pagsisimula ng panibagong taon ng liturhikong kalendaryo, ang ating simbahan ay magsisimula o magbubukas ng tinatawag na taon ng ekumenismo, dialog, at mga indigenous people. At yan ay dinigara ng ating Santa Iglesia dito sa Pilipinas na tinatawag na the year of ecumenism, interreligious dialogues, and indigenous people. Ating palakpakan si Yahweh El Shaddai. Kaya mapalad kayong dito sa GHQ, kayong mga nandito at
nagsisikap gumalo, maging kayo mga naabot ng online broadcast, saan man dako kayo, kayo ay nasa Australia, South Korea, sa Hong Kong, Japan, Singapore, at sa lupalot ng daigdig na naaabot ng tini. Kaya meron tayong Facebook Live eh. Ano? Bakit po? Ano ang purpose ng pag-broadcast sa Facebook Live? Ipahayag at ipalaganap ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Amen? Amen po ba? So kapatid, ka-prayer partner, katuwang, ang tanong sa ating pagninilay, ano nga po ba ang mga pangako ng Panginoon sa ating lahat? What are the promises of Christ the King for us? Gusto niyo pong malaman? Amen! Sino pong nais malaman? Tasang kamay. Amen! Ating palapakan ang mapakinig ng Diyos. So ngayong gabi, ibig ko pong ibahagi sa inyo anong pangako na nais ipapatid sa atin ng Panginoon upang ating panghawakan. Una sa lahat, higit sa lahat, kapatid, friendship, katuwang, kapanalanginan, Christ the King rewards us long life, not only here on earth, but in heaven. Ulitin ko po, Christ the King rewards us long life, not only here on earth, but in heaven. Tayo'y gagantimpalaan ng Kristong Hari ng mahabang buhay, hindi lamang dito sa lupa na ating kinatutungan, kundi sa langit kung saan doon makikita ang paraisong sinasabi ng Kristong Hari. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At sa ito po nasumpungan, sabi ng awit kabanatang 51 talatang 14 hanggang 16, ano po ang sabi ng Diyos? Aking iniligtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanin. Ang Panginoon mismo nagsabi, pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may hilahin ay sasakolohan, aking iniligtas, at ang bawat isa'y pararangalan, sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan na mahabang buhay, hindi maising buhay, at nakatitiyak na ang tatanuhin nila'y kaligtasan. Bakit ka mo? Maliwanag po sa sinag ng araw ang pangako ng Kristong Hari sa atin. Na yung mga tapat sa Kanya ay ililigtas Niya, iingatan Niya. Kung tayo'y tatawagin, kung tinatawag natin ang pangalan ng Panginoong Jesus,
laking pantasya na tayo'y kanyang pakikinggan, sasamahan tayo ng Panginoon, kung mayroon ng hinahin, kanya namang sasatuluhan. Amen! Amen! Iniligtas mismo ng Kristong Hari at ang bawat isa dito sa GHQ at namin sa napapanood ng live dito sa Facebook at sa Tubio. Ay pararangalan ng Kristong Hari. Amen! Yung mga pumalapak may maagang aginalo. Amen! Amen! Sabi ng Panginoon, bibigyan niya tayo'y gagantimpalaan, hindi maising buhay, kundi mahabang buhay. At anong kinatitiyak ng Panginoon? Tatamuhin natin ang kaligtasang galing kay Yahweh El Shaddai. Amen. May gantimpala ang Kristong Hari para sa atin. Amen! Ang gantimpala sa atin ang Panginoon, hindi maiksing buhay, kundi mahabang buhay. Amen! 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 Amen po ba? Amen! Ang iba, ha? Attend ng attend ng prayer meeting. Pero pagdating sa bahay, ano nangyayari? Buntalan. Umaksalita ang lulutong. Bakit? Walang kapayapaan. Walang Kristo sa buhay. Amen? Kaya pag nag-aaway ang mag-asawa, sasabihin sa kanya ng babae, di mo niya pa! Sasabihin naman ng lalaki, di mo niya pa rin! Sasabihin ng mata, pambihira, impir ng bahay na ito! Purihin si Yahweh El Shaddai. Amen! Eh, bakit kailangan pa lang pagtatalo-talo? Kahit magtalo ka na magtalo, ha? Walang kapayapaan sa puso mo. Pero kapag pinakinggan mo, tanggap mo, at isinagawa mo ang mensahe tungkol sa mga pangako ng Kristong Hari, kapatid, friendship, kaluluwa, kapananahinan, sa halip na lupaypay ang buhay mo, magiging payapa at magiging buhay na buhay, physical man o spiritual na pangarapan. Yes! Amen. Yes! Yan ang pangako ng Panginoon. Bibigyan niya tayo at darantimpalaan na mahabang buhay. Amen? Amen? Kung gusto niyong humaba ng buhay, iwas mo na ng pork. Amen? Kaya na African swine flu. Amen? Mabuti ang kapag may taba, ano ginawa ko? Tinanggal ko. Bakit? Ayoko madagdag ng Pilipino. Purihin si Yahweh El Shaddai na malakas. Pangalawang pangako ng Panginoong Yesus na siyang Kristong Hari, Christ the King can save
all the humankind. Amen. Iniligtas ng Kristong harap ang buong sangkatauhan. Sabi nga ng isang awit, "The pure energy gotta be." Huwag kang matakot, huwag mabahala, kahit kailan. Iniligtas ka ni Yahweh El Shaddai. Yung pagpalampak kay El Shaddai, parang hindi na mauubos. Ating palapakan ang Panginoon. Sabi ng Luke chapter 23 verse 35, nung may naman tapos ipako ang Panginoon Jesus sa krus, anong ginawa ng mga tao? Nakatayo at nanonood. Eh mga pinuno ng bayan, anong ginawa? Nilipak si Jesus sa lehika. Tingnan mo nga yung taong yan. Iniligtas niya na iba, pero sa sarili niya, di mailigtas. Walang ang Mesiyas, ang Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Tinanggap pa niya ang challenge accepted ng mga kumulisa sa kanya. Tinanggap pa ni Jesus ang challenge accepted ng mga taong tumuluyan sa kanya. Wala niya taong kausap. Amen! Anong amen? Amen! Hindi! Hindi niya in-accept. Ito ang binitiwang salita ni Edo Manzano sa bawat taong tipunin. You are the witness name. Goodbye. Purihin si Yahweh ang sumunatakas. Tandaan po natin, Christ the King will bring us to the real paradise, which is the eternal life in Christ Jesus. Saan ko po hinango? Luke chapter 23,
verses 39 to 43. Ito po ang pinakapopular sa lahat. Tinuya siya ng isa sa mga tulisang nakabitin at sa pahimika, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pakina kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay pinalurusahang tulad niya. Matuwid lamang na dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahamig ka na. Ang sagot ng Panginoong Jesus, nasabi ko sa inyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Sa dalawang tulisan ang payaman na hinapon si Kristo, anong ginawa ni Kristo? Hindi sinunod yung hamon sa kanya ng isa sa dalawang tulisan na payaman. Eh, yung isang yun, yung nang hamon kay Jesus, mayaman, sabi niya, kung talagang ikaw nga ang Mesiyas, subukan mo ang iligtas mo sarili mo at iligtas mo kami. Ito yung kanyang kasama na kapwa gawa niya, sinabihan niya, hoy, ko talaga, di ka ba nahihiya? Di ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay tulad niya ay pinaurusahan. Matulid lamang talaga na bigyan tayo ng kapag-usahan ito sapagkat tayo ang gumagawa ng anumang kabuluntutan, tayo ay isasama ko sa paraiso. Buti pa isang tulisan nagsisi sa kanyang kasalanan. Bakit niya sinisi ang sarili niya? Sapagkat alam niya mali ang kanyang ginagawa. Amen. Yes. Hindi kaya ng kanyang kasama. Kung makasabay sa Jesus ang yabang yabang. Amen. Sabi nga, yabang yabang. Pangit-pangit. Huwag hindi siya meron siya. Anong gusto nyo? Gaganda o pangit? Gaganda! Sino sasabing gaganda? May magandang bagay ang darating at magandang bagay. So, tandaan po natin ang tatlong pangako ng ating Kristong hari. Una, gagantimpalaan tayo ng Kristong hari na mahabang buhay. Pangalawa, ililigtas ng Kristong hari ang buong sa katauhan. At panghuli, isasama ang mga nagagaling kay Kristo sa tunay na paraiso at yun ang buhay na walang hanggan kasama ni Kristo Jesus na ating Panginoon, Hari at Tagapagligtas. At sa pagwawakas ng ating pamilya, at nawa ay panghawakan natin ang mga parangong binigiwan sa atin ng Kristong Hari. At nawa po ay maging sandigan natin ang Kristong Hari tumutupad sa kanyang mga pangako. Taas ang kamay,
at tayo lumapit sa Panginoon upang ang mga pangakong kanyang binitiwan. Sa panalangin ito, sabihin niyo po ng buong puso itong panalangin. Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo, lumalapit po kami. Patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Linisin mo po ng iyong ang aming pagkakalulo sa oras na ito sa iyong mensahe tungkol sa iyong pangako. At dadalhin sa tunay na piso at ito ang buhay na walang hanggan kasama mo Panginoong Jesus. Kaya naman Panginoong Jesus, maraming salamat. Aking panghahawakan ang iyong mga pangako at tanging sandigan namin ang mga pangako iyong sa ngalan mo Jesus. Come on.
sa inyong mga prayer requests, mga Alejandro, at ating idulog sa trono na may kababaang loob na ibig basbasan, yaong ang mga pangailangan sa inyong buhay, itaas din natin, at kayo mga sumusubaybay, itaas ang inyong mga palad. Kapatid, friendship, after my prayer, habang inuhulog ang prayer request, pagkatapos ko ang closing prayer, I want to invite everyone na pagsayaw na may kasamang pag-awit ng masiglang awit sa ating Panginoon upang tayo lahat ay mabigyan ng puspos na kapayapaan at kadalaan galing sa Panginoon. Taas sa lahat na yan, Diyos ama makapangyarihan, nagpupuri at papasalamat kami sa iyong katapatan. Salamat sa iyong mga salita. O Diyos, pagpalay mo po ang mga nagtaguyod ng gawain mo simula sa coordinator hanggang sa pinakamamang lingkod, kasama mga maraming mga lutog at ang mga nagsusuporta sa gawain dito sa GHQ at maging mga sumusubaybay sa Preaching the Living Word of the Lord broadcast sa Facebook at sa YouTube. Naniniwala ko, Panginoon, mapatuloy mong pagpalagi at sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang humpay na mapapala. Basbasan mo po ang kanilang mga hawak na tinataas, ang mga handbags, wallets, Biblia, lahat ng kanilang hawak na tinataas ngayon, gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sinamang mga hipo ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang humpay na pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa unti pape ang kanilang mga kahilingan, inaakin po namin na lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alekando, ipalik sa kanilang usang tapas, sisiglig-lig at makapaw. At sa aming pansamantala ng aking mahiwalay, aking tatandayin ang siglang kalakasan na galing sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming sabag na langin. Kaysa ng patalangin ang aming niyang Birhen si Maria at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa langin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Kaysa ng banal na Espiritu, pagpupuhay na nahari, noong ito pakailanman, magpasawalang hanggan sa kanan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen at Amen. At habang inihulog ang mga prayer requests, I would like to invite all workers dito sa GHQ na samahan sa pagsayaw habang inaawit ang choir ng masiglang awitin sa ating Panginoon. Thank you.